Hello mga kasenyor, it's day 2 of our NLEX Lakbay Norte featuring Pangasinan. And today pupunta tayo sa western side ng Pangasinan sa may Tabindagat. So ikutin natin ang bayan ng Alaminos, Bolinao at Calasiao. So pupunta tayo sa mangrove forest. Siyempre sa Bolinao pupuntahan natin ang lighthouse, ang mga rock formation at baka pati waterfalls. And then sa Calasiao tayo mag-spend ng ating gabi. So tara, samahan niyo ako as we continue our exploration of Pangasinan through NLEX Lakbay Norte. Let's go! Dito na natin dito sa NLEX Lakbay Norte at ini-enjoy natin yung facilities dito sa Hiraya Resort. Ang ganda na resort na ito. Nintay natin ang pagputok ng napakaganda ng sunrise. Nandito tayo sa lagoon. May mga lilies sa lagoon. So pwede daw maganda dito mag-fishing at saka mag-boating. Pero ngayon, enjoy lang natin ang katahimikan, ang tunog ng kaliglig at saka mga ibon ngayong napakagandang umaga. In the meantime, hintay-hintay lang tayo at pasyal pa rin tayo. Kahit yung tira kagabi, pwede na. True. Wala ba sa kinikipipa?
ako ko yung masela. We are now leaving Aguilar to our next destination, Alaminos. This is the Spanish era Aguilar Church. Yung lagi nagdadaanan. And then yung kanilang napakaganda kumbento. So welcome to Alaminos. So welcome to Alaminos. Dito na tayo. Ang home of the 100 Islands. Meron pa tayong escort. Police escort. Uy, galing! Ayan, gilid ang. May tubig na akong nakikita. Ano ba yung dahan dito? Sayang pa pa rin. Nagka dito na lang. Ano ba? Ano kasi yung palungkit namin? Ayan, nakalagay. Alam mo, dagat. Wed mangrove,
Mangrove Park. Uy, nasan ba tayo doon? Hindi. Panalabi, may iwan na na. Papasok na tayo sa Mangrove Park. Ramdam ko yung kaba mo. Yan. For one week. Palitan na yung slogan natin. Kahit Hataw na. Wala. Ito tayo papunta na. So, mangrove na yun nakikita natin doon. And doon tayo papunta sa may dulo. So, mangrove na tayo. Dito tayo papunta. Ayun na. Very important ang mangrove para ma-insure ang biodiversity ng dagat. So, this mangrove helps ensure that ang harvest ng mga isda dito sa lugar ng Alaminos would be very healthy. Yan ang nakikita niyo. Well preserved pa yan. Hindi, or paatras na. Ayun. Mukhang iba-ibang variety ng mangrove ang meron dito. Okay, pumapasok na tayo sa buwed toda. So mukhang alternative to para sa sakayan papuntang Hanrit Island. Mukhang merong siguro. At saka baka mas maganda ano dito. Mas malapit na, hindi mo na kailangan bumiyahin na malayo. So may mga nakapart na mga sasakyan. Saan ang so, we arrived na dito sa Buwed at dito sa may Mango. So dito mag-uumpisa ang ating first activity for the second day of NLEX Lakbay North. I'm glad that tumutulong sila to make sure that mangroves will be protected. Kudos to NLEX. So, dito tayo. So, pwede. So, meron palang wharf dito. I think this boat can be rented to go to Hanrit Islands, also to explore the mangrove forest. Mangrove. Ayun na yung mga Hanrit Islands. Oh. Pwede pala mahaba yung mangrove. Oh. Ito yung mangrove, fully grown na siya. I believe na kupunta na kami dito more than 15 years ago. And ito yung mga tinanim namin mangrove as Isuzu Philippines Corporation. Kasama pa si Governor. So, I'm very happy na fully grown na sila. Tsaka mga ganda yung mga variety. Oh. Yan. Namumunga na yung mga mangrove. So, naglalakad tayo dito sa Buwed Mangrove Forest Park dito sa may Alaminos. I'm very happy na nakikita natin kung gaano kayabong ang mangrove. At naririnigin natin ang mga gandang tunog ng iba-iba mga ibon at iba-iba pa. At dito siguro sa tubig na ito makikita natin ang mga magagandang mga isda at sea creatures. Siguro may mga supo, alimango. So, yun ang halaga ng mangrove. Kaya kailangan sa mga lugar na katulad dito, I'm very happy na dito sa may tabi mismo ng Hanrit Island, natanaman ng mga mangrove forest to make sure na maintain yung biodiversity ng lugar na ito. So yan. Narinig yung sounds? Yan o, diba? Napakatahimik pero narinig natin ang tunog ng kalikasan. Yan ang gusto natin sa mangrove forest. So ito yung mga bagong tanim ng mangrove. At hopefully in 10 years time, itong lugar nito ay magkakaroon ng malagong mangrove tulad ng nandito sa kanan. At ito ay magiging habitat ng maraming mga iba-ibang klaseng seafood,
mga sukpo, alimango, crabs. I'm very happy na ang Bued Mango Forest ay buhay na buhay. Yung tunog ng mga ibon, no? Ganda. Isa sa very important variety ng mangrove na tinanim dito. So maraming mangrove na iba-ibang klase siya. I'm sure hindi lang isang klase ang tinilam na dito sa Bued. Good morning everyone. Again, welcome po dito sa Alamina City Mangrove Eco Park ng Barangay Bued. So nandito po na ngayon kasama natin yung ano yung pangalan ng association ninyo? Mangrove Forest Park Motorboat Association ng Barangay Bued. Bali, dati silang mga fishermen, pero nung naging maganda ng pasyalan itong ating mangrove park, sila po ay nag-convert na into operators ng motorboats. Nag-ferry na sila ng mga tourists going to the 100 Islands. So, nag-upgrade sila ng kanilang mga motorboat, hindi na for fishing. So, nabawasan din yung fishing pressure natin sa karagatan. Kaya, mas nakapag-serve natin yung ating pong mga marine resources dito sa siyudad ng Alaminos. For a little background, ang Alaminos City Mangrove Conservation Program ay currently, ay meron tayong mga 60 hectares of mangrove forest. Nireforest natin ito since 2010. Mga ganun. Or nag-start pa ng 2009. Kuya, good morning po. Good morning po. Tayo ngayon? Nandito po tayo sa mangrove on po yung mga talim na po mangrove, tapos ito sa may sakayin din sa amin sa mga bangka papuntang Andrade Island po. Gano'n na po katanda itong mangrove forest natin dito sa Bued? Matagal na po sir, alos bata pa po ako talagang na nagtanim na sila ng mga bakawan na yan, tapos yun dumami po dumamin hanggang ngayon sir. Marami pang nagdagdag, nagtatanim pa ulit. Kami kung minsan, tumutulong din kami dyan, nagtatanim ng mga makawan po. Ano pong beneficio na kukuha natin sa mangrove forest? Malaki pong naitulong ng mga mangrove po na ito. Kasi kapag ganitong high tide po, yung mga isda po na mga nandyan, pupunta sila dyan, nangingitlog po, tapos lalong dumadami yung isda. At siyempre may mga bangka dito na gatid sa Andrade Island, tapos yung mga pasayros po namin, nakikita nila na ay maganda pa po pala dito, sabi nila. Kasi may daanan na po yan papunta doon. Lalo na't nakikita nila yung mga ibon na... hindi lang pala mga isda na nakikita natin. Opo, mga ibon po. Marami pa po so, nga. So, narinig ko nga parang ang daming ibon. So, hindi pala siya naging ano lang, kundi sa library ko. Naging tourist attraction pa siya sa... Tourist naging, na pumunta dito sa 100 Islands. Lalo na kasi kapag umaga, aakyat sila dyan, tapos mga makikita nila yung mga ibon na dyan na lumilipad na, maghahanap ng mga makakain na isda, tapos tuwing hapon naman, babalik sila dyan, dyan sila tumitira sa araw. So nakakatuwa pala kasi so parang kang nasa forest talaga, forest. So marami palang variety na more than 20 varieties na mangrove. So, hinahayaan nyo lang siya lumaki na lumaki yung mangrove. Apo. Hindi siya pinuputol. Hindi po, kasi bawal po yan, may multa po. Bawal po. Pero patuloy pa rin ang pagtatanim niyo para para lalawak. Hindi lang po siguro, hindi naman inasahan, protekta pa yan sa mga, halimbawa, mag-tsunami man talaga. Hindi sa mga bagyo, tsaka sa ano. Suporta po din yan na isa na. So, ito yung... lalaki ng mangrove po forest nito, no? Opo. Ito, sabi nyo, siguro meron ng mga 15 taon. Hindi lang po, 15 taon. Kasi
mali pa po ako noon eh. Ilan lang po yung mga tanim dyan, tapos nadagdagan na at nadagdagan ulit. Lumawak na yung lumawak. Itong dinadaanan natin boardwalk, sino nagpagawa nito? Dito sa, parang pinananulan yata na... City government. Opo. So, nakakatuwa naman at ito ay talagang pinondahan. Opo. Para mga tao, ma-appreciate nila yung ganda ng mangrove. So, yung mga turista nila na after bumaba doon, pag mag-ailanapin, pupunta pa sila dito, maglalakad-lakad. At meron kayong mga guide talaga. Opo. Yung dalawa po doon na naka... Opo. Opo. Sa iba pang uri ng mangrove na makikita. Sabi nga nila, more than 20 varieties. Opo. Hindi lang siya, ano. At yan siguro sa mga nakikita natin, ilalim na yan, maraming isda dito. Ay, marami po. Mga, hindi lang isda po, may mga alimango po dyan, mga limasag. Opo. So, nakakatuwa. So, ganun kahalaga yung mangrove. So, pinapanatili na ang pagkabalanse ng ecosystem natin, yung biodiversity, para ma-ensure. At nagbibigay din sila ng kabuhayan sa mga dating mga isda na medyo illegal yung ginagawa. Opo. Talagang meron po yun talaga dati. Nakakatuwa at naging part na sila ng development ng mangrove dito sa Alamos. Yung nasa harap yung mga bagong tanim, nasa likod yung matatandang mangrove. Ang haba ng boardwalk, oh. So, ito yung nilalakad natin pa rin hanggang ngayon. Mukha pa lang, papasok pa tayo sa loob mismo ng forest. Pala, meron din palang tamilok dito. Mga kahoy na nabukaw. Aba, mahaba rin pala ito. At tayo pumapasok sa boardwalk. Okay. Mahaba din. Iba yung variety na to. So, Neratia alba. So, sabi nga is more than 20 variety ng mangrove na andito. Alam sa buong mundo, more than mga 40 varieties lang yan. At I'm glad na malaking percentage ng mangrove sa mundo ay matatakpuan dito sa Alaminos. Ito, another variety. So, nakakatawa, walang bayo doon pagpasok dito. At pwede niyong ma-appreciate talaga ang nature. Ito ang ibang variety. Yan yung ugat ng mangrove. Oh. Yan nakalubog sa dagat. At yan eh, parang ano yan, parang vacuum cleaner. Nililinis nila yung tubig. At sa ilalim yan, nandiyan yung mga crabs, mga limango, supo, at iba pa mga isda. Streamer pa pala sa amin. Tel, salamat sa inyo. Ano naman meron dito? Yung tel po parang tanim-tanim po. So ito ito pala yung ano kanin naman yan ito yung nursery so ito pala yung tinatanim so ito yung tinatanim nagtatanim sila yan paano itatanim? Paano ang unahin? Ay, dilo pa po muli. Hindi, paano? Ito po, parang i-gaganyan natin. Sali nang nasa ilalim. Lupa. Hindi, anong dulo? May tulis. Ito yung may tulis sa dito. Ay, yung may tulis sa ilalim. Ito yung batang taas. Palabas ng dahon. Ito na yung palabas na yung dahon. Okay, so magiging dahon na yan. Ito po yung ito po yung banda sa ilalim. And then, gano'ng kalalim ang tanim? Dito sa may baba talaga. Dito sa may baba. Dito naman sa tali baba. Okay. Uy, pinanonood ka ni Sir Jovi. Yan, sila ay nagtatanim na. Ito yung iba-ibang talagang variety. Iba-iba rin ang haba ng kanilang seedling. Ito yung iba-ibang variety na ginagamit para sa seedling ng mangrove. Bakawan babae. Bakawan babae. Ito po, bakawan bato. Bakawan bato. Bangkaw. Ito naman po yung bakawan lalaki.
bakawan ba lalaki? Eh, ito. Ito po yung malatangay. Ito, parang ano lang to? Ito po yung kanya, sir. Parang ito po. Ah, okay. Ah, yun pala yun. Konektado pala yun doon. Ito po yung bunga niya. Uh-huh. Ito yung ring. Ito yung propagules. Okay. Ito po yung pan. Ito yung palatandaan para kung saan makikita kung pan po na malapit na po siya malaglag or pwede na siyang i-harvest. Pag nakita na ito po, pag lumabas na po ito, yun po yung palatandaan. Okay. Okay lang po. Okay, thank you. Guava. Ah, okay. Yung amoy. Pwedeng kainin. Yung taon-taonis. Ito yung ba yung variety? Yung variety. Malalaking dahon niya. Antigua variety ng pinagawa daw bonsai ito. Yan o. Ito. Ito ay kula. Mga lumnitsira. Lumnitsira kulasi. Kulasi. Dalawang klase yan. Ito yung lumnitsira litoya. Ang difference nila, white yung flower, ito red ang flower. Meron bang amoy yung bulaklak ng ano? Yung iba po. Tabaw. Ito yung mga common na ito. Ito yung mga seryops. Seryops tagal. Tapos yung isa seryops zipelina. Yung dalawa rin. Ano yung pinakamataas na variety? Usually yung pagatpat. Pagatpat, ito din yung pagatpat. So, tumataas siya. Ito po bungalon, yung pagatpat yun. Ah, yung diretso. Opo. Yung darker yung kanyang bark. Ito, mas lighter yung bark nila. Lighter. Dalawang klase din ng abisay niya pag maitim yung bark. Hmm. So, yun na yung nagiging bula. Okay. Silocarpus. 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 Ah, ito parang ano? Dalawang klase din ang silocarpus. Oh. Ito yung saging-saging. Saging-saging. Egiseras. Yan, ano na yan. Hindi na siya common. Ito, saging-saging. Nasa ano na siya, red list na siya. Hmm. Buti na papapropagate niya pa. Opo. Sa ibang variety, hindi niyo planong kuhanin sa ibang lugar para makompleto niyo yung ano 40 plus. If, kung kakayanin. Kasi halimbawa na ako sa city nun, parang first year pa namin. So, 2005, ito ako, nandiyan ako, kasama ako dyan sa nagtanim ng mangrove dito sa, ano lugar to? Alamino City. Sa Alamino City, kasama namin si Mayor Braganza. Ayan, ha? Naalala ko yung dilaw na t-shirt na yan. At, alam niyo ba, nang ginagawa namin yan, bumabagyo na. Umuulan. Umuulan na, tapos pa-uwi kami, talaga, sobrang lakasan ng bagyo. Na tayo sa ating next destination. Parang ko rin ako. Mag-a-lunch muna tayo. The whole story ng Atlas of Night Lighthouse. Tapos dito. Hindi yung mga resort sa kanan natin. Riviera. Punta Riviera.
river, where the river was the sea. So this is the river. Ito. And ito yung dagat. Hey, thank you. Are you Mediterranean or Scottish? Scottish. So I took the hummus a long time ago. Okay. We also, if you're up to it, feature beetroot juice with apple cider vinegar. I'll try that later. Also, these are healthy drinks. Malungai with lemon and water. So we're trying to. I'll be talking. So what am I trying? What is this? This one. Beetroot with apple cider vinegar. That's like so strong. But it's sour. Yes, well, how else can you apple cider vinegar? Okay. He's going to sit in a bit of this. Okay. So as you can see po kanina sa activities, we tag Bulinao as one town tourist destination. Because you name it, we have it. We have beach, we have waterfalls, meron po kaming caves, rock formations, and giant clam nursery. So yun po, kulang po ang isang araw para malibot niyo po ang Bulinao. Kaya sinasuggest po kay Sir kanina, pag bumalik po kayo, dapat po matulog kayo dito sa Bulinao para mapuntahan natin lahat. So ayan, just a short briefer then about our town. We are the northwestern tip of Luzon. So kung makikita niyo po yung dagat na yan, so really the West Philippine Sea or known as the South China Sea. So dyan po, kapitbahay na lang natin si China. Ayan, so sa mga first time po, nasa end of the map na kayo. Nasa dulo na po tayo ng mapa. So, ayan, Bulinao is composed of 30 barangays. Ayan, with 7 coastal barangays. And we are Class A municipality since 2006. We're going to Pater Beach. Buddy guy. It's a white on the light brown beach.
The next po is W, ano, hango din po siya sa ano puno or ano Binobolinao 3. So marami po 'yon dito sa ano coastal areas po natin na Binobolinao 3, but ano po extinct na po siya. So dati po dito 'yung nakikita hanggang sa Lingayen Gulf, yung Bolinao 3. So doon po ano nakuha or hango ang ano pangalan ng Bolinao na lengguwahe. Sample or, sample nga ng Bolinao dialect. Batayin mo kami. Maabig aauro means magandang araw po. May aura talaga? Aura. Maabig aauro. Ayan po. Maabig aauro. Actually sir, hindi po ako pure na ano, Bulinaw. Ilocano talaga po sir. Ayan. Hey Lighthouse. Oh, Bulinaw Lighthouse. We're coming here about 25 years ago. Noong hindi pa ganito at nag-camping kami dito dyan sa may sa Lighthouse Keeper House niyan. Dyan sa portion niyan. So ito yung mga pictures namin ng time 1998-1997. So ito yung Lighthouse Keeper. Okay. Ito na siya ngayon. May mga picture din tayo dyan. Ito yung cistern kung saan kinokollect nila ang tubig na nanggagaling dyan at pumupunta doon sa butas. Ito yung pinaka kitchen. Ito yung likod. And then meron pa rin cistern sa baba. Makikita nyo elevated yung bahay. That is old, built 1905, pero ang original pa niyan is Spanish time pa. Dito yung collection ng tubig at yung iniinom nila all year round galing sa tubig ulan. So meron mga ano dito. Ito yung pinaka kitchen. So these are the name ng mga taong gumawa probably in 1905. Thank you.
tayo sa Bolinaw Falls. Number 2, apparently there are several waterfalls. Q1, medyo technical, may konting trekking ito. Number 2, medyo madali lang to na malapit lang ang lalakarin. Pero hindi siya ganun ka magnificent katulad ng 1. Pero pang number 3, Francis, 30 pesos. Bolinaw Falls. Let's go. Pagpapalim tayo, inilatubig, nakikita lang natin. Hello mga kasenyo, we just arrived dito sa Monarch Hotel dito sa Calasiao, and our second day of NLEX Lakbay Norte was quite hectic but quite fun and enjoyable. So we started very early doon sa may Hiraya Wellness Resort sa may Aguilar. We had a very sumptuous breakfast. Natuwa ako dahil parang budal pa yung sinermila, napakarami. And I got the chance also to explore the facilities ng Hiraya. It's a very nice wellness resort na ang daming mga puno, nakakapatuwa dahil ang lakawak niya or more than 50 hectares. After Hiraya, nagpunta na kami sa aming first destination, which is sa Alaminos. Pumunta kami sa Bued Mangrove Forest Park, kung saan nakita natin ang isa sa pinakamalawak na mangrove forest sa Pilipinas. I was very happy because nakita ko yung old photo namin noong 2005 sa Alaminos office nila, kung saan tumulo kami with the local community para magtanim ng mangrove. And ito ngayon, napakalaki na niya. At natutuwa ako that they now have 28 varieties of mangrove in the park. After Alaminos, dumiretso naman kami sa may Bulinao, sa may Punta Riviera Resort. Ang ganda rin ang resort nito dahil nasa pangitan siya ng dagat at saka ng river. We had a very good lunch na sinerve ng very jolly Scottish owner niya. And we were able to try some Mediterranean dishes. After Punta Riviera, nagtuloy na kami sa Patay Beach. Isa sa magandang beach dito sa Bolinao. And then siyempre nagtuloy tayo sa paborita ko, ang Bolinao Lighthouse. Na isa na yung parang magandang park at marami nang bumubisita. Naalala ko dati dahil nag-camp kami dyan mga more than 20 years ago. More than 25 years ago. And then ang pinakalas. After that, pumunta naman kami sa Rock Formation sa Bolinaw. So ang dami namin pinunta sa Bolinaw at marami pa kami pwede ipotin. And then finally, pumunta kami sa Bolinaw Falls number 2. Na medyo maganda naman at although pumunta pa kami sa Bolinaw number 1, hindi na ako tumuloy. So, nakakapagod dahil dumating kami dito sa hotel. After having a pedrito sa dinner on board sa bus ng Victory Liner, ng almost 10 p.m. na. But it was quite tiring but quite fun. So, nag-enjoy ako sa magandang lakad. So, natutuwa ako at sinama kami ng NLEX Lakbay Norte sa mga ganitong lugar. So with that, I'd like to thank you very much for watching this vlog. Travel while you can. Until my next vlog, see you soon!